Hello guys, kamusta kayong lahat? Bago tayo magsimula sa kwento, gusto ko lang magpasalamat ng maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng nakikinig, simula umpisa hanggang ngayon, maraming salamat po. Gusto ko rin magpasalamat sa mga kapwa ko narrators na nabibigyan ako ng exposure sa kanilang mga channel. At sa mga kapwa ko narrators na bumibisita rin sa channel ko, alam nyo na, kilala nyo na kung sino kayo dyan. Nakakataba lang ng puso kasi yung sinimulan natin hanggang ngayon ay palaki ng palaki yung community natin. So thank you very much guys. Hindi naman namin magagawa tong community na to kung di rin dahil sa inyo, kayong mga nakikinig sa amin. Taus puso po ako nagpapasalamat in behalf of my kapwa ako narrators. Thank you po talaga. Sana po dumami pa yung mga katulad natin at dumami pa yung mga nakikinig. Lumaki pa yung horror community. Maraming salamat po guys. Diretso lang sa pakikinig, dire-diretso lang. So, simulan na natin yung susunod nating istorya. Ito ay pinamagatang limang utos ng demonyo, no? So, itong limang utos ng demonyo ay merong 5 episodes. Ang ikikwento ko muna ngayon ay ang episode 1, guys. Na ang title ay Huwag Kang Tatakbo. So, simulan na natin ang pakikinig. Tayo ay nabubuhay sa mundong may liwanag at dilim. Nagtatalo ang liwanag at dilim, pagsapit ang takipsilim. Ginawa ang ating mga mata para makakita. Pero pag kumagat na ang dilim, gaano ka kasiguradong nakikita mo sila? Ako nga pala si Six, ang maglalapit palalo sa kasagutan na inyong hinahanap. Simulan na natin ang pakikinig. Humahagulgol ng iyak ang babae habang tumatakbo ito. Punit-punit ang damit at walang suot na tsinelas. Naliligo ito sa sariling pawis habang habol-habol ang hiningang tinatakasan ng kamatayan. Umalingaungaw sa tahimik na paligid ang putok ng isang baril. Ang babae bumulagta sa lupa. Pumatak pa ang luha nito bago tuluyang bawian ng buhay. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang tatakbo, diba? Huwag na huwag mo akong tatakbuhan kung ayaw mong humandusay sa daan. Lumapit ang isang lalaking nakaitim na hood jacket habang hawak ang isang baril na nakatutok pa rin sa babae. Binaril niya pa ito ng 3 beses sa ulo para makasiguradong hindi na ito mabubuhay. May isang matandang lalaki ang nagulat sa nasaksihang krimen. Isang pulubing na ligaw lamang sa lugar na yon at hindi sadyang maabutan ng naganap. Tahimik siyang umatras para umiwas sa nakaabang na panganib. Subalit, malikot pa rin ang mata ng lalaki at nakita agad siya sa di kalayuan. Dalhin mo sa akin yung matandang yun! Makapangyarihang utos ng lalaki sa isa niyang kasamahan na kararating lang din at nasa kanyang likuran. Nanlaki ang mata ng matanda nang makitang papalapit na ang kasamahan ng lalaki. Agad itong kumaripas ng takbo subalit sa kasamaang palad ay bumigay ang mga paa nito dahil sa katandaan at nadapa. At dahil doon, nahuli ito ng lalaki at dinala sa amo. Tatakbo ka rin? Pananakot ng lalaking may baril. Matalim ang titig niya sa pulubi. Parang awa mo na hindi ako magsusumbong. Papakawalan niyo ako. Umiiyak na pakiusap ng matanda. Magkadikit pa ang mga palad na animoy nagdadasal. Inutusan ng lalaki ang kanyang kasama na bitawan ng matanda. Mabilis naman tumayo ang matanda na magkadikit pa rin ng mga palad at nagpasalamat sa dalawa. Maraming salamat sa inyo. Pangako, hindi ako magsusumbong kahit kanino. At muling tumakbo ang matanda. Muling inangat ng lalaki ang hawak na baril
at pinaputukan ng pulube sa likod ng 2 beses. Agad itong bumagsak sa lupa na dilat pa ang mga mata sa labis na pagkakagulat. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka rin tatakbo. Kaya kita pinabitawan ay dahil gusto sana kitang bigyan ng pera at pagkain para hindi mo ko isumbong, kaso tinakbuhan mo agad ako. Kaya pasensyahan tayo, tanda. Pakilamero ka kasi, ayaw na ayaw ko sa lahat ay yung tinatakbuhan ako. Sabi pa ng lalaki habang pinupunasan ng hawak na baril. Kailangan na natin maghiwalay. Ikaw na ang bahala sa 2 yan. Agad na nagtakip ng mukha ang lalaki at ibinulsa ang baril. Boss, saan ko sila itatapon? Iginala ng isa pang lalaki ang kanyang mga mata. Puro mga matataas na damo lang ang makikita sa magkabilang gilid ng naturang lugar. Hindi pwedeng magtapon ng bangkay ron dahil baka makita pa rin pagsapit ng umaga. Ikaw nang bahala, diskarte mo na yan. Pagwawakas ng lalaking amo sa usapan at agad siyang sumakay ng kanyang motor. Siguraduhin mong walang makakakita sa pagtatapunan ng mga yan. Pahabol ng among lalaki bago patakbuhin ng kanyang motor. Ang lalaking naiwan naman ay hinila ang 2 bangkay at ipinasok sa likod ng kanyang sasakyan. Nilingon pa niya ang paligid upang makitiyak na wala nang ibang nakakakita bago siya sumakay sa sasakyan. Nilinisan niya rin ang lugar ng pinangyarihan ng krimen para makasigurado. Pinaiikot ni Jaime ang bola sa kanyang hintuturong daliri habang naglalakad sa daan. Kasama ang alagang aso. Sila ay papunta sa bayan ng hapong iyon upang makipaglaro ng basketball sa barkada. Bagamat nasa 30 anyos na ang edad, patuloy pa rin siya sa paggawa ng mga physical activities upang manatiling malakas ang kanyang katawan. Nais din niyang mapanatili ang pagiging maskulado, pati na rin ang 6 niyang pandesal sa tiyan. Isa siya sa mga taong nais maging forever young. Biglang nahulog sa kanyang daliri ang umiikot na bola at dumiretso iyon papasok sa isang abandonadong bahay na walang pinto sa harapan. Sumunod naman ang alaga niyang aso nang lumapit siya sa bahay. Pagpasok sa loob, agad niya nahanap ang bola, kaya mabilis din siya lumabas. Subalit ang kanyang aso ay nanatili sa loob at bigla na lang tumahol. Frankie, labas! Aniya sa aso ngunit hindi siya nito pinapakinggan. Nangunot pa ang kanyang mga noo noong makitang tumatahol ang aso habang nakatitig sa isang dingding na parang bang may nakikita ito. Akbang lumapit pa ang aso sa dingding, subalit bigla itong napatras ng animoy takot na takot. Muli itong tumahol at lumapit sa dingding, ngunit sa pagkakataong iyon ay bigla itong nahagis palayo. Tila may kung anong hindi nakikitang puwersa na tumulak dito palabas ng pintuan. Doon na tuluyang umatras ang aso at tumakbo pabalik sa kanya. Napanganga na lamang siya sa nasaksihan habang pinagmamasdan ng dingding ng bahay na bakbak na ang pintura. Maging siya ay bahagyang kinilabutan kung kaya't nagmadaling naglakad at binawi na ang tingin sa bahay. Naliligo sa sariling pawis na makauwi na si Jaime. Agad siyang nagpalit ng damit na pantulog at inihagis na lamang sa tabi ang jersey na isinuot niya panlaro. Humiga siya sa kama na boxer short na lamang ang suot at puting sando. Agad siyang nakatulog dahil labis na ang pagod. Ginising siya ng malakas na tahol ng aso niyang si Frankie. Sa kanyang pagdilat, nakita niyang tumatahol muli ang aso habang nakatitig sa dingding. Kung tumahol ito ay parang may tao na gustong atakihin. Subalit sa tuwing lalapit ito ay bigla itong mapapaatras at mahahalata sa kilos na ito ay takot na takot. Napadasal sa kama si Jaime at tinawag ang pangalan ng kanyang aso. Frankie! Frankie! Hindi nagtagal, biglang nagwala ang aso
at nangisay sa sahig na tila kinukuryente. Doon na nabahala si Jaime at napatayo sa kanyang kinahihigaan. Akmang lalapit na siya sa aso nang mapansing nagbabago ang kulay ng mga mata nito. Unti-unti iyong nagiging pula habang lumalaki ang katawan nito. Nang mapunang hindi na normal ang laki ng katawan ng aso, automatic nang tumakbo si Jaime palabas ng kwarto. Kung kailan nakababa na siya sa hagdan, doon bigla tumalo ng aso palabas ng silid at nawasak pa nitong pinto. Nang sulyapan niya ang aso, halos kasing laki na ito ng tao at nakakasilaw ang pula nitong mga matang galit na nakatitig sa kanya. Bago pa man makalapit ang aso, tumakbo na siya palabas ng bahay. Bagamat medyo malayo na ang distansya niya sa aso, dinig pa rin niya ang nakakapangilabot nitong tahol na aning may gustong kumain ng tao. Habang siya tumatakbo, nagbalik sa kanyang isipan ng mga nangyari mula kaninang mapadpad ang bola niya sa isang abandonadong bahay. Bigla siyang kinutuban sa kung ano ang maaaring dahilan ng pagbabago ng kanyang alaga. Pinagkakatok ni Jaime ang bahay ng kaibigan si Ronnie. Pagbukas ng pinto ay inaantok pa ang mga mata ng lalaking tumitig sa kanya. "Oh, ikaw pala bro!" Saglit na napahinto si Ronnie. "Bakit ka naman biglang nang bulabog?" Pagpapatuloy nito. "Hinahabol ako ng aso, tulungan mo ko." Nanginginig ang buong katawan ni Jaime. Baka sa mukha ang pagkasindak. Habol nito ang hininga habang nagsasalita. "Bakit? Ano bang nangyari sa aso mo?" "Makinig ka. Kanina habang papunta ako sa covered court, may nadaanan kaming haunted house. Gumulong dun yung bola ko kaya kinuha ko. Tapos si Frankie parang may nakikita siya. Tapos bigla siyang tumilapon. At kani-kanina lang nangyari ulit yun. Pero ngayon iba na siya. Halimaw na siya. Para bang may sumapi sa kanya. Sa tingin ko may kinalaman yung haunted house dun eh." "Ano?" Napakunot noon na lang si Ronnie. Magtatanong pa sana siya nang biglang makarinig ng malakas na alulong ng aso. Paglingon nilang dalawa sa pinanggalingan ng tinig, tumambad sa kanila ang dambuhalang aso ni Jaime. Tumutulo pa ang laway nito habang nakatitig ng matalim sa kanila. "Frankie!" Sigaw ni Jaime. Napaatras siya at nagtago sa likuran ng kaibigan. Si Ronnie naman ay hindi nakapagsalita. Nawala ang kanyang antok at nanlaki ang mga mata habang pinagmamasdan ng halimaw na aso na nakaabang sa gate ng bahay nila. Bago pa makagawa ng aksyon ng dalawa, lumundag na ang aso patungo kay Ronnie at dali-daling umalis si Jaime sa likuran ng kaibigan at tumakbo sa ibang direksyon. Pagbagsak ni Ronnie sa sahig, agad itong nilapa ng mabangis na aso. Wala na itong nagawa kundi sumigaw at humingi ng saklolo. Napaatras at nanginginig naman ang buong pagkatao ni Jaime habang pinagmamasdan kung paano wasakin at punitin ng aso ang iba't ibang parte ng katawan ni Ronnie. Pagkatapos paslangin ng aso si Ronnie, lumingon ito sa kinaroroonan ni Jaime at nagsalita na parang tao. "Ayaw na ayaw ko sa lahat ayong tinatakasan at tinatakbuhan ako." Boses ni Ronnie ang lumabas mula sa aso. Nagimbal si Jaime at tila napako ang mga paa sa kinatatayuan. Mas lalo pa siyang nagulat sa mga sumunod na sinabi ng aso. "Hindi ka man lang naawa sa akin nung hinalay niyo ako. Wala kayong puso." Boses ng isang babae ang lumabas sa aso. Iyon mismo ang babaeng dinukot nila ni Ronnie noon na kanyang binaril sa huli. "Wala akong kasalanan sa inyo pero dinamay niyo ako. Magbabayad kayo, lalo ka na." Boses naman ng matandang lalaki ang lumabas sa aso.
iyon naman ang boses ng matandang pulubi na binaril din niya noon dahil nakita nito ang pagpaslang na ginawa nila sa babae. Nanlaki ang mga mata niya nang ilabas ng aso ang katotohanan na noong pinaligpit niya sa kaibigan ng dalawang bangkay ay tinapon lamang ang mga ito sa isang abandonadong bahay na nadaanan ni Ronnie malapit lang din sa kanilang lugar. Mula sa likod na bahay na iyon ay inilibing ng lalaki ang dalawang bangkay upang hindi na ito makita pa ng kahit sino. Bago pa muli magsalita ang aso, tumakbo na si Jaime palayo sa bahay nila Ronnie. Narinig naman niyang tumahol ang aso at tila sinundan siya kung kaya lalo niyang binilisan ang pagtakbo. Iniba-iba pa niya ang direksyon na tinungo upang mailigaw ang halimaw. Naging malinaw din sa kanya ang lahat. Ginagamit ng dalawang kaluluwang hindi matahimik ang katawan ng kanyang aso upang sila ay gantihan. Nagsisituloy siya kung bakit pa niya dinaanan ng lugar kung saan nakatayo ang abandonadong bahay na naengkwentro nila ng alaga. Natuklasan niyang hindi lang din sa tao maaaring sumapi ang mga kaluluwa. May kakayahan din ang mga ito na pumasok sa katawan ng hayop. Sa simbahan na isipang huminto ni Jaime, habang naghahanap siya ng matataguan dun ay bigla niyang narinig ang nakapangingilabot na alulong. Paglingon niya sa likuran, nakatanaw sa kanya ang aso sa di kalayuan. Muling kumabog ng malakas ang kanyang dibdib at kumaripas siya ng takbo. Dinig pa niya ang paghabol sa kanya ng aso kaya napasigaw na siya ng napakalakas habang tumatakas. Sa bilis ng kanyang pagtakbo ay hindi na niya nailaga ng isang truck na paparating. Ilang sandali lamang bumagsak siya sa lupa at naipit pa ng malalaking gulong ng truck ang kanyang katawan. Dilat pa ang mga mata niya ngunit maliwanag na wala na siyang buhay. Nadurog naman ang kalahati ng katawan niyang nakaipit sa truck. Kumalat pa sa kalsada ang mga dugo at laman loob niya. Ang aso naman ay nagbalik sa dati nitong anyo at tila hindi alam ang gagawin. Tumatahol lamang ito na animoy naliligaw at nanghihingi ng tulong. Marahil ay hinahanap din ang amo. Sayang, sayang, sayang. Buhay pa sana si Jaime kung hindi lamang siya tumakbo. Kung alam lang niya noong mga oras na tumakbo siya papalayo sa simbahan ay biglang nagsuka ang aso. Kasabay ng pagsuka nito ang paglabas din ng mga puting usok sa bibig nito. Tinangay ng hangin ang mga usok paakyat sa ere hanggang sa unti-unting naglaho. Dahil hindi agad nakita ng aso na nasa harap na ito ng simbahan, natakot ang mga kaluluwang sumapi rito kaya napilitan ng mga ito na lisanin ang katawan ng aso. Sayang at huli na ang lahat para malaman ni Jaime na ang pagtakbo ay magdadala sa kanya sa kamatayan. Katulad ng sinapit ng dalawang taong pinaslang niya na namatay rin matapos siyang takbuhan at takasan. Hindi na lang sana siya tumakbo. Hindi na lang sana. Hindi na lang. Hindi na. Hindi na ha. So guys, yung po ang ikaunang episode ng kwento natin. Ang kwento ng limang utos ng demonyo. Episode 1 ang pinamagatang Huwag Kang Tatakbo. Ito nga pala ay sinulat ni Draven Black. So shout out sa'yo, Mr. Draven Black. Abangan nyo yung second episode kasi siguradong matutuwa kayo. Napakaganda ng istorya nitong limang utos ng demonyo. So hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat at hanggang sa susunod na pakikinig.